Magandang tanghali po, ako si Benison Estareja at meron tayong update regarding pa rin sa minomonitor po natin na si Typhoon Odette with international name na Rai. As of 10 in the morning ay huling namataan si Bagyong Odette 90 kilometers south-southwest of Cuyo, Palawan. Taglay nito ang maximum winds na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman na umaabot pa rin sa 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran or westward sa bilis na 25 kilometers per hour. So kita dito sa ating animation yung pagbuti ng panahon dun sa mga dinaanan mismo nitong si Bagyong Odette. And we are talking of Eastern Visayas and Mindanao. Even yung Central Visayas, bumubuti na rin po yung panahon at maging dito sa may Northern Mindanao kung saan nagkaroon din ng mga wind signals. Sa ngayon, binabantayan natin itong malaking bahagi po ng Palawan. Meron na doon mga minsang malalakas sa mga pagulan dulot nitong si Odette. Affected pa rin ang Western Visayas at natitirang bahagi ng Southern Luzon. So ito po yung ating mga landfalls for the last 24 hours. Nagsimula tayo sa Siargao Island. Sa Surigao del Norte, 1:30 p.m. kahapon. Na siyang sinunda naman ng alas 3 ng hapon sa bayan ng Cagnanao sa Dinagat. Pangatlo at pang-apat na landfall naman ay dito sa mga bayan ng Liloan sa Southern Leyte at sa Padre Burgos simula alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Pagsapit naman ng alas 6:30, nandito na sa may President Carlos Garcia Bohol, pang-anim na landfall sa Bien Unido sa Bohol pa rin, 7:30 p.m. Pampito, dito sa may central part of Cebu, particular na sa Karkar, alas 10 ng gabi. Habang kaninang alas 12 ng madaling araw, ay nasa may La Libertad, Negros Oriental, yung mismong mata nitong si Typhoon Odette. And as of 10 in the morning, ay nasa may Sulu Sea ito sa pagitan ng Cuyo and Cagayan Silio Islands sa Palawan. So ina-expect po natin sa mga susunod na oras, westward movement pa rin po or pakaliwa yung ating direction patungo dito sa may northern and central portions of Palawan, maaaring mag-landfall somewhere dito sa may Rojas. Ito naman yung ating pinakahuling track. Kung mapapansin nga natin, yung general movement niya is westward, tumawid ng Caraga region, natitirang bahagi pa ng Visayas, at nandito sa may parting Sulu Sea. Within the next 24 hours, nakikita natin na westward pa rin po yung movement. Tatawirin sa hapon ang northern and central portions of Palawan. Then pagsapit ng gabi hanggang sa umaga ay nasa may West Philippine Sea na ito. Pagsapit naman po ng umaga hanggang sa tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero nakikita natin na within 24 hours ay malakas pa rin po ito. Isang ganap na typhoon pa rin. At paglabas pa lamang ng PAR, doon pa lamang po hihina bilang isang storm. Ito naman yung ating mga tropical cyclone wind signals as of 11 in the morning. Tatlong lugar ang meron pa rin pong signal number 3. Kabilang na dyan ang northern portion of Palawan, including Cuyo and Cagayan Silio Islands, southern portion of Iloilo, at southern portion of Antique. So meron tayong mga destructive typhoon force winds sa mga susunod na oras. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 2 or damaging storm force winds sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion of Occidental Mindoro, western portion of Romblon, central portion of Palawan kabilang na ang Kalayaan and Calamian Islands, gayon din sa Aklan, Capiz, rest of Iloilo and rest of Antique. Guimaras, meron din tayong signal number 2, Negros Occidental, at ang northern and central portions of Negros Oriental. Signal number 1 naman, sa marami pa rin lugar, kabilang na dyan ang Masbate, kabilang Antikaw and Burias Islands, Marinduque, southern portion of Quezon, ang natitirang bahagi ng Mindoro, kabilang na ang Lubang Island, rest of Occidental and Oriental Mindoro, rest of Palawan, particular yung southern part. Dito rin po sa rest of Romblon, buong Batangas, signal number 1 tayo. Maging sa Cebu and Bohol, signal number 1 na lamang. Biliran, western portion of Leyte, western portion of southern Leyte, buong Sikihor, signal number 1. At sa Mindanao, ito na lamang pong northern portion ng Zamboanga del Norte at Misamis Occidental ang signal number 1.
So ano nga bang inaasahan natin mga pag-ulan ngayong araw? Meron pa rin po tayong heavy to torrential na mga pag-ulan dito sa Western Visayas, Palawan, and Negros Oriental, specifically dito sa may Panay Island ngayong hanggang tanghali. Then sa Palawan po, magsisimulang lumakas pa rin yung mga pag-ulan hanggang sa mamayang gabi. Moderate to heavy with at times intense rains naman, epekto ni Odette sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, at natitira pang bahagi ng Mimaropa. Meron naman tayong light to moderate rains doon sa outer cloud band mismo ni Odette, at ito ay ang sa Cagayan Valley, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Calabarzon, Aurora, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, at natitirang bahagi ng Visayas. Bukas, meron pa rin tayong mga pag-ulan, epekto po ni Odette. Habang ito'y nasa West Philippine Sea, may mga heavy to torrential rains pa rin po sa Calayan Island sa Palawan. Moderate to heavy rains naman sa Camarines Provinces, Catanduanes, Aurora, and Quezon. Ito po'y epekto na rin ng shear line or tail end of frontal system. Light to moderate rains naman, meron din dahil sa shear line sa Cordillera, Cagayan Valley, Eastern Visayas, gayon din sa Rizal, Bulacan, Mainland Palawan, at rest of Bicol Region. So paalala sa ating mga kababayan pa rin sa Southern Luzon, sa Eastern and Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Northern part of Mindanao, mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha pa rin, lalo na dun sa mga low-lying areas at malapit sa ilog, at maaaring mag-cause ng mga pagguho ng lupa kung patuloy ang mga pag-ulan. Coastal waters naman po natin, asahan 1 hanggang 10 metro. Dito po sa seaboards na mayroong tropical cyclone wind signal, mapa 1 man yan or mapa 2 and 3. 2.8 hanggang 4.5 metro or nasa 1.5 palapag po ng gusali ang taas ng mga alon sa seaboards ng Northern Luzon na hindi directly affected nitong si Bagyong Odette. At sa eastern seaboard ng ating bansa, yung mga wala na pong wind signals, ito ay dahil sa amihan. Storm surge po, possible hanggang 3 metro. Doon sa mga coastal areas ng Negros Provinces, Iloilo, Antique, Guimaras, and Northern Palawan ngayong araw po yan. Ano naman ang inaasahan natin sa track and intensity? Inuulit natin, magla-landfall po ito sa northern and central portions of Palawan ngayong hapon. Tatawirin ang West Philippine Sea at dadaan mismo doon sa Calayan Islands bukas ng umaga. Nakikita po natin for the next 48 hours, mananatili ito as a malakas na bagyo, categorically as a typhoon, with slight weakening habang tumatawid po ng Palawan, then pagsapit po ng West Philippine Sea ay magre-intensify ito or bahagyan lalakas, then completely paglabas niya ng ating PAR, magkakaroon ng interaction with amihan, so magkakaroon po ng paghina. Continuous weakening ang inaasahan. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Yung next press briefing po natin ay mamayang alas 5 ng hapon. Pero meron tayong updates every 3 hours. Maraming salamat.